Welcome back po dito sa ating channel. Today tayo po ay magki-cleaning nitong aking CPU kasi napakarami na pong mga alikabok sa looban. So kahit na sa loob lang ito ng bahay, talagang pinapasok po yan ng mga alikabok. Ano? Kahit pa nasa aircon na yung ating CPU, papasukin at papasukin pa rin po yan ng kung ano pang dumi. So ito, share ko na rin sa inyo itong aking nabiling blower sa Shopee. So malaki talaga ang naitulong nitong blower nito at talagang napakalakas ng hangin. Talagang tatalsik po yung bagay kapag tinutukan natin itong blower na to, tatalsik po talaga yung dumi. So ito po ay dalawang klase, pang blow po ng hangin at pang vacuum. So ito po yung kanyang extension, ano po, pagka sa ito, itong sa unahan na to is para sa blower. And dito naman is para naman po sa vacuum, hihigupin niya yung dumi. So talagang malaki ang naitutulong nitong blower na to. At napakamura ko lang to nabili, no? Nasa wala pang 500 pesos kasama na yung shipping. And talagang super lakas po ng hangin niya. So, iti-testing din po natin ito para makita ninyo kung gaano ba talaga kalakas itong blower na to kapag ginamit natin. So, tara po, testingin muna natin to. Ngayon mga guys, subukan natin itong testingin, itong blower na to sa pag-blower ng aking chinelas dito sa sahig. Subukan natin kung kaya ba niyang patel skin. Medyo mabigat ito at kasi makapal at saka balat. So, subukan natin. Ayan. Ayan. Talagang maganda. Malakas ang kanyang hangin. Subukan naman natin yung kanyang vacuum. Subukan natin kung kayang higupin. Hindi kaya yung pagkatsinira. Ayan. Subukan nga natin muli. Okay, goody-goody. Ayan, nasubukan natin itong blower na to na ipag-blow sa aking chinelas. Yun po ay mabigat at makapal ang swelas at saka balat yun. So mabigat talaga at ito nga, tinesting natin kung talagang kung gaano talaga kalakas itong blower na to. And kayang-kaya niyang patalsikin yung chinelas ko gamit lamang itong blower na to. Ngayon naman, umpisa na natin linisin itong aking CPU gamit ang blower na to. So cleaning na natin. Tanggalin ko muna yung kanyang tornilyo. Wala na pala yung isa niya, no? Ayan, ito yung kanyang bubog. So ito, kitang-kita natin, no? Talagang napaka-alikabok na. So maliban sa blower, gumagamit din ako ng paintbrush, ano, para mas maalis talaga yung dikit na mga alikabok. Pero mas maganda kung ito'y babaklasin mo talaga isa-isa lahat. Pero ito'y hindi ko babaklasin kasi nga hindi naman siya ganun kadumi, ano. Kasi minimintin ako rin ang paglilinis nito. Kaya hindi ko na kailangan pang baklasin lahat ito. Ayan. Hindi pa kalakal ito, bago ito, nalinis lang. May nabibili ng mga kalakal. Nalok na ata itong computer ko na bibilhin na niya. 4 kilo. Hindi ata yun. So ayan. Lady Blue mo habang ginagato mo. Pisin mo lang dyan. Sorry.
Ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-powerful itong blower na ito na nabili ko sa online. Ito nga pala is meron sa Shopee, meron din sa Lazada. Ilalagay ko sa description ng video na to ang link kung saan namin ito nabili o kung saan ninyo mabibili ng discounted at napakamura lamang po. Nasa 500 lang po ang aking pagkabili nito kasama na yung pinakang shipping. So itong blower na to is ginagamit ko talaga dito sa lahat ng gadgets namin dito o ng mga electronics namin dito sa bahay. Katulad na lang ng mga sound system ko, no? Ito po yung ginagamit ko na pang blower doon sa mga alikabok upang maalis. Ganun na rin sa aming TV, ito rin yung ginagamit ko na pang blow upang mapatalsik ko yung mga alikabok at hindi manatili sa board ng ating electronics. Sige, kasi pag nanatili yung mga alikabok na yan sa ating mga appliances, o sa ating mga electronics na gamit, is yan po ang pagmumula ng pagkakaroon ng corrosion at magkakaroon na po ng shortage ang ating gamit. So masisira yon. So napakahalaga na kailangan talaga nating nililinis ang ating mga gamit katulad ng sa computer, ng CPU, ano po, lagi pong pinapasok yan ng mga alikabok kasi nga po yan ay napakaraming blower upan sa loob. So meron diyan kasing papaloob at meron papalabas na paghigop ng mga panyan. So talagang papasok po yung mga alikabok. Papasukin talaga yung ating CPU. So kaya kinakailangan natin itong linisan at i-blower. So kung hindi po kayo isang technician, okay lang naman po yun. Basta may blower kayo, huwag nyo nang baklasin yung pinakang lahat ng parts. Gagamitan nyo lang po palagi, mintenahin ninyo ang paglilinis na sa pamamagitan ng pag-blower dito upang mapatalsik yung mga alikabok. At dyan siguradong tatagal ang life ng inyong gamit, lalo na ng inyong CPU na paboritong gamitin o ng inyong pang ibang mga kagamitan at dikuryente sa bahay. Katulad na lang ng sound system. No? So yung mga amplifier, ganun din po yan. May mga pan din po yan na humihigop at nagtataboy ng hangin papalabas. So yun po, paghigop niya, so kung maalikabok yung paligid natin, mahihigop niya yun. And kakapit po yun dun sa mga parts ng ating electronics na gamit. So pag nadumami na at naipon na yung mga alikabok na yun dun sa parte ng ating electronics na gamit, so yun na po yung pagmumula ng corrosion at magkakaroon na ito ng shortage o ng grounded sa ating mga electronics na gamit. At yun ang magiging dahilan upang tuluyan na itong masira. So napakahalaga nang meron tayong pang-blower sa ating gamit upang maitaboy, umaalis natin yung mga alikabok sa ating electronic na gamit. So ilalagay ko sa description ng video na to ang link kung saan ko nabili ang blower na ito.